Target acquired. Easy target. Sa video nito ay pag-usapan natin ang tungkol sa CO2 gas na ginagamit sa ating mga airgun. Ang CO2 gas ay kinokolekta at nilalagay sa container para gawing propellant sa mga airgun. Ang CO2 gas na ito ay nasa gaseous form sa 21 degrees Celsius at sa temperaturang ito, meron siyang lakas ng pressure na 852.8 PSI. Ibig sabihin na ang lakas nito ay nakasalalay sa temperature ng kapaligiran at nakadepende din kung karamihan nito sa container ay gas CO2 o liquid CO2. At mula pa noong mga 1870 ay ginagamit na ang CO2 para sa airgun. Kapag maraming CO2 ang naipasok sa isang container gaya ng CO2 airgun tank, ay kusa itong nagiging liquefied CO2. Ibig sabihin na sa loob ng CO2 tank, ang CO2 ay isang pressurized gas sa ibabaw ng liquefied CO2 na parang ganito. So ano nga ba ang pressure ng CO2 sa loob ng isang tangke? Ang sagot ay depende ito sa temperatura ng kapaligiran. Pero ang minimum nito ay nasa pagitan ng 852.8 at 900 PSI para magkaroon siya ng tamang lakas para mapalipad ang isang airgun pellet at maabot ang nakatakdang bilis sa FPS o ang tinatawag na feet per second. Ito ang nangyayari sa loob ng tangke kapag ginagamit natin ang CO2 tank para mag-refill sa ating mga airgun. Kapag lumabas ang CO2 gas, agad na magko-convert ang liquefied CO2 gas para punan ang espasyo na binakantehan ng CO2 gas hanggang sa maabot niya ang pressure na nakatakda sa loob ng CO2 tank base sa temperatura ng kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit CO2 gas ang epektibo na gamit para sa gas-propelled airgun natin dahil kaya nitong panatilihing kalmado ang lakas ng pressure sa loob ng CO2 tank. Tandaan na ang CO2 gas ay isang refrigerant gas, ibig sabihin kapag ito ay lumalabas at nag-e-expand, naglalabas siya ng malamig na temperature. Kapag mabilis ang paglabas ng hangin, dahil sa sunod-sunod na pagkalabit ng gatilyo, lumalamig ito at humihina ang pressure. Hindi na maitutulak ang airgun pellet palabas sa ating mga barrel. Isa pang tanong, ilang shot ba ang kaya ng isang CO2 tank? Ayon sa ating research sa mga CO2 pistol, kaya nito ang 50 to 100 shots bawat lagayan o vessel at 40 to 50 shots naman bawat lalagyan o vessel sa airgun rifle. Pero tandaan na sa bawat lugar may iba't ibang temperatura. Meron tayong CO2 tank dito at nagtingin ako ng mga fittings para subukan natin i-adapt yung pressure gauge para tingnan natin kung ilan ba talaga ang lumalabas dito sa ating CO2 tank na pressure kapag nagre-refill tayo sa ating mga CO2 airgun. So this tank is Nescopeta Super Slim CO2 Handy Jet. Meron siyang rating na 4,500 PSI max. Okay. So, check natin pressure. Ayan guys. So, reading ng ating gauge is almost 2,000 PSI. Okay. So, nakabukas ito. Meron siyang reading na 2,000 PSI. Ayan. Ibig sabihin, yan ang lumalabas na pressure pag binubuksan natin yung kanyang valve. Papasok sa ating CO2 airgun. Okay? So, syempre, depende yan sa ating temperature ngayon, sa ating environment. Okay, so dahil wala akong thermometer ngayon, ito na lang sa Google. So ang forecast is 33 degrees Celsius. Ayan.
Yan ang ating temperature ngayon. Lubukan ko din kaganto yung PCP tank natin. Ayan. Karagahan ko to ng CO2 gas. Okay, tingnan nyo yung reading ng pressure niya.